Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kababayan. Magandang araw dito sa Pilipinas, magandang araw sa ibang bansa. Ang problema po ng mga sasakyan natin, kung minsan, maingay, lalo pagka nalulubak. Kasi, tumutunog siya. Nakakairit sa tenga. So, pwede nyo pong gawing mag-isa. Una, checkin nyo po yung mga tornillo rito. Yan. Sa mga katulad ito, may BX. Yan. Actually, sinikipan ko na. Lumuwag siya sa katagalan. 1, 2, 3. Yan. Pagka may na low strength, palitan nyo lang. Katulad nito, pinalitan ko lang. Tsaka ito. Pinalitan ko lang. Yan. Yan. Ito, maluwag pa. Yun. Ito, isa sa pinanggagalingan ng lumalagatok. Yan, yung mga tornillo na yan. Yan. Gamit nyo lang Phillips screw. Mangalawa, checkin nyo po ito, yung pinakahamba. Kung minsan, kasi katulad ko, naglalagay ako ng grasa. Napupuno ito ng dumi, ng alikabok. Yan, magkabila yan. Kailangan checkin nyo. Malinis. So, nilinis ko. Ang kapal ng dumi. So, pati din dito sa hamba rito, yung kinakapitan. Yung female. Yan, nililinis yan. So, kung nalinis nyo na, at lumalagatok pa rin, gagamitin nyo lang na tools. Jeez. 10. Ang sukat po, 10. Ang pagkalas po, pakaliwa. Pakaliwa ho. Ang paigpit, pakanan. Luluwagan nyo lang ho ito. Niluwagan ko na to. Yan. Tapos, sinagad kong pababa. Tutulak nyo lang ng pababa. Diretso pababa. Ito, tutulak nyo ng sagad pababa. Pababa siya. Tsaka nyo lang ihigpitan. Pag nahigpitan nyo na, magkabila yan. Kailangan sabay po yan. I-adjust nyo. Pagkahigpit nyo, it's either lagyan nyo ng grasa o WD-40. Yan. Kasi may spring yan eh. Lumalaro. Yan. Kaya lang, eto, kailangan alagaan nyo sa WD. Or grasa. Pag grasa kasi pang matagalan eh. Hindi mo kailangan may na lagyan ng WD-40. Isa pa, ang problema ng mga sasakyan natin, mapa Fortuner, mapa Adventure, o kahit na anong brand, o kahit na BX, mga gantong style na hindi po push button ng pinto. Karamihan ito, bumabagsak na. So, ang ginagawa lang po natin, katulad dati, bumabagsak na yan. Kukunin nyo lang yung adjustment niyan. Yan, bawa, nakababang ganyan, bumababa. Tulad sa akin, ayaw nang bumaba. Kasi, ang ginawa ko, yung mga kababayan, pilipitan ko lang yan. Gamit ko itong vice grip. Ang style niyan, kukunin nyo yung sukat. Hindi naman yung magagasgas eh. Gusto nyo saknan nyo ng basahan. Para hindi magasgas. Yan. Kukunin nyo yung sukat. Yung tamang higpit lang ha. Tamang higpit. Yan. Oops, ipan mo. Maipit lang ng konti. Yan. Kaganyan, higpit na yan. Hindi na yung bababa. Anong makikita ang damage yan? Kaya ginawa ko na yan nun. So, habang inihigpitan nyo yan, kung hindi nyo kaya mag-isa, kumuha kayo ng alalay para tagahawak ng bituring ito sa taas. Good morning, sir. Ay, morning. Yan. Ganun din dito, sa gitna ang kuko po niyan. Yan. Ang tamang higpit yan,
siguradong hindi nababa yan. Tulad nyo sa akin, ang gamit nyo lang vice grip. Kaya ako po tinuturo ito kasi kung bibili nyo po ito sa mga replacement, sa Banawe, nagkakalaga ito ng 2,000 pataas. Depende, pag hindi po kayo marunong, eh, sisingilin po kayo na mahal. Alasin po ito, eh, buwan lang po ang aabuti nun. Hindi katulad nito, sigurado yan, kahit na umulan, bumagyo, hindi na basta bababa yan. Siya magpit na yun. Pakihigpit na. Tsaka ito, naka-align ito. Ito yung pong gagalawin. Ito. Siguro hindi naman po nababangga. Huwag nyo pong gagalawin yung bisagra rito. Dito lang po tayo mag-a-adjust. So ito, nung ginawa ko na to, siguro mga taon nung binibilang, kasi ang ginagawa ko kasi matigas ang gulong ko eh. Kaya matigas ang gulong ko, gusto ko kasi medyo tipid sa gasolina. Dahil malakas kumain kung sasakyan ko ng gasolina. Kaya pag sa lubak-lubak, mararamdaman mo talaga kung may maluwag. So naririnig ko yung pintuan ko, malagatok. So dito po ako nag-adjust ha, unang-una, adjust po ako dito. Gamit ang Phillips screw. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Kasi ito lumuluwag din ito, tumutunog ito. Pag lumili ko, hindi kaya pag nalulubak. Pangalawa, dito po kayo mag-adjust. Gamit lang po, eh yung yabing pinakita ko kanina. Size 10. Ang paluwago, pakaliwa. Dito rin po, pakaliwa rin. Parang sa gulong lang pag nagkakalas po kayo. Ang paikpit po, pakanan. Pakanan. Tapos itutulak nyo lang to. Kasi umaangat to sa katagalan, maangat. Maangat. So pagka sa labas po, sisingilin po kayo nyan. Mababa 600. So kung kaya nyo pong i-adjust, adjust nyo lang o. Tapos linisin nyo na rin yun dito. Yan. Linisin nyo na rin po yan. Bago nyo lagyan ng grasa o ng WD-40. So siguradong wala pong kalampag ang pintuan nyo. Tsaka checkin nyo po ito, itong goma rito. Kasi kumisan, matatanggal yan. Marami na bibiling surplus nyan. O sa auto supply, mura lang po yan. Nasa 50. Eh yung sa akin, tulad nito. Kompleto po yan. So wala pong problema yung pinto ko, maganda, wala nang lumalagato. So yung mga merong mga may sasakyan, kaya lang magtsatsaga lang kayo, marurumihan kayo. Tulad ko, pira ako mag-guantes dahil mas feel na feel ko pagka ginagawa ko yung sasakyan, alam na alam ko yung pit. Don't forget to subscribe Jethro Ramirez Vlog. And don't forget to click the bell sign to notify every video that I uploaded. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. God bless po.